Dahil may konting lagnat pa ako guys, kaya hindi pa tayo pwedeng pumunta ng bukid. Kaya tara, samahan nyo na lang ako gumawa ng kangkong chips. Kaya kinuha ko na rin ang gunting at sinuot ko na rin tong sombrero na bigay ng Calzada Worldwide at Bonifacio Lifestyle. Iwan ko kung anong pangalan ng sombrero na to, ang importante basta sombrero. At kung gusto nyo pala ng mga damit guys at mga ganitong sombrero, nasa comment section yung link ng TikTok nila at page nila. Kaya diretso lang tayo naglakad kasi nasa kabila pa ang kukuhaan ng kangkong. Maganda talaga sa probinsya kasi kahit saan-saan lang tumutubo yung kangkong, pero meron din talagang mga araw na hindi tayo pwede kumuha, lalo na kapag araw ng tigtanim ng palay, kasi araw din yan ng tig-spray kaya nasasali ang kangkong kaya hindi talaga pwedeng kukunin, baka makahilo yan. Kaya sa ilang segundong lakad lang natin ay nakarating na rin tayo dito sa pagkukuhaan natin ng kangkong. Nasa gilid lang pala to ng imbornal, pero hindi naman to marumi kasi hindi naman to inaabot ng tubig. Pero kung may malakas na baha dito sa amin, sigurado ang kangkong nasa ilalim ng tubig. At ito na nga pala ang mga original native na kangkong. Kaya tara, simulan na rin natin manguha. Ilang piraso lang din pala yung kinuha ko diyan, baka hindi maubos, sayang din naman kasi subok-subok lang din tong sakin para hindi na ako ma-curious kapag natikman ko na kung anong lasa. Medyo maliit nga lang pala ang dahon nito guys, pero meron namang malaking dahon na native kapag sa tubig mabubuhay. Pero ayaw ko ng kangkong na nasa tubig kasi madulas yan, kargado kasi ng lumot yung katawan niyan. Pag yun ang kinain mo, hindi mo pa nanguya, nalunok mo na. At nasa gilid din pala to ng palayan ang kinuhaan ko ng kangkong. Kaya maganda din dito paghapon tambayan, masarap at presko ang hangin. Naalala ko pa dati nung bata ako, dito ako palaging tumatambay at dumidiskarte para makahanap ng pera. Kinukuha ko lang yung mga sobrang palay at iniipon ko para mabenta. Pero ang hirap ng gawin sa ngayon kasi tumatanda na tayo, kaya hanggang alaala na lang talaga ang lahat. Kaya nakailang pirasong dahon na tayo guys, kaya okay na yan, umuwi na tayo para makapagluto na. Kaya sa wakas, masubukan na rin natin yung sikat ngayon na kangkong chips by Gongs Mujica. Kasi marami na rin mga vlogger na sumubok nito at nasarapan talaga sila sa luto nila. Kaya huling-huli na talaga tayo sa trend, kaya sabi nga nila nagpapahuli talaga yung mga gwapo. Pero bago tayo dumiretso sa bahay ay hugasan muna natin tong kangkong kasi marami pa tong dumidumi na dumidikit sa dahon. At dito nga pala kami palaging naliligo at kumukuha ng tubig para panghugas ng plato. Tabay nga pala to kung tawagin dito sa amin lugar. Iwan ko ba guys kung anong Tagalog nito, pag-comment na lang po. At nilinisan ko lang pala yan ng dalawang beses kasi putik lang din naman ang kumakapit dyan. Buti pa yung putik kumakapit. At yan pala lahat ang kangkong na nakuha ko, kaya sobrang linis na yan. Dalawang beses ko na nahugasan yan, pangatlo na yan. At ito na yung sample sa kangkong natin. Ipapakita natin kung gaano baka gwapo ang kangkong. Ayan, napakagwapo talaga. Kaya pagkatapos kong hinugasan ay diretso na rin ako umuwi para makapag-start na magluto. Sana all na talaga to si Gongs, marunong na talaga mag-English. Looban pala tong bahay namin at may mga ilang kapitbahay lang din, kaya mahirap nyo talaga akong mahanap kapag hahanapin nyo ako. Pero joke lang po, malapit lang din to sa highway. Kaya ilang lakad lang ay nakarating na rin tayo dito sa mansion namin. Buksan na rin natin ang pinto at ilipat natin sa loob ang kamera para hindi halata. Sana all talaga vlogger na. Kaya nilagay ko na ang gunting at kangkong at tinanggal ko lang din ang sombrero kasi medyo mainit dito sa loob. Bawal daw kasi magsombrero sa loob ng bahay kasi yan daw yung dahilan sa pagkakalbo. Kaya pagkatapos, sinimulan ko na rin ihalo ang mga importante na gagamitin sa kangkong chips. Una ko palang nilagay dyan ay ang harina. Pagkatapos, sinunod ko yung cornstarch. Sinakto ko lang, baka kasi susobra, kaya sinunod ko naman nilagay yung paminta. Wala kasing pamintang durog dito sa amin, kaya ako na lang mismo yung nagdurog. At nilagyan ko rin pala ng isang pirasong itlog. At last kong nilagay ay yung pampalasa. Nilagyan ko lang ng kunting asin. Sinakto ko lang, baka maging sobrang alat naman. At pagkatapos, sinalo-halo na rin natin para makuha na natin yung saktong lapot. Kinulang sa tubig, kaya dinagdagan natin ng tubig hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. Iwan ko ba guys kung tama ba yung mga ingredients na nilagay natin? Ah, bahala na, basta magmukha lang siyang kangkong chip. Kaya sa isang minutong paghalo-halo natin ay ganito na yung itsura niya. Okay na, wala nang buo-buo, kaya simulan na rin natin magpainit ng kawali. Kaya hintayin lang din natin saglit na uminit para mailagay na natin yung mantika. Kaya ilang segundo lang guys ay uminit na yung kawali, kaya ilagay na natin yung mantika. Use oil nga pala yung ginamit ko dyan. Kaya pagkatapos, sinimulan ko na rin magluto para matikman ko na kung anong lasa talaga ng kangkong chips. Kaso lang ang naging problema ay ganito yung nagiging itsura niya. Nasobraan pala sa luto, kaya yan, nagiging chocolate flavor tuloy. Nasobraan pala yan sa apoy guys. Sobrang lakas kasi ng apoy, kaya lesson learned talaga. Kaya ito na pangalawang salang ko, hindi na masyadong malakas ang apoy. At inuna ko lang pala dyan yung medyo maliliit para marami akong malagay. Kaya ganito na yung hitsura niya, sobrang ganda na. Ganito talaga na kangkong chips ang hitsura na nakikita ko sa social media. Kaya pagkatapos, hinango na rin natin para matikman na kung ano ba talaga ang lasa. First bite guys, walang suka. Wow, grabe, napakasarap naman talaga. Kitang kita naman sa itsura. Original kangkong chip. Ito na nga pala ang lahat ng luto natin guys, kaya ipapatikim din natin to sa iba. Tingnan nyo guys, bigyan ko ang pusa guys. Kumain kasi siya guys. Kangkong chips by Gongs Mujica. Grabe, vegetarian din pala itong pusa na to eh.
Mahilig din pala sa gulay. Native kangkong chips yan, ha. Crispy pa.